Lacson at Fernando Poe Jr. magkakaroon ng one-on-one meeting para sa posibleng pagsasanib puwersa. Akusasyon tungkol sa paggamit ng pondo ng gobyerno sa kampanya ni Pangulong Arroyo, itinanggi ng DPWH. Kampo ni dating Pangulong Estrada, nagpamigay ng BCD tungkol sa mga paghihirap niya. Sa GMA Action Force, magkapatid na negosyanteng Chinoy, tinambangan isang patan. At Front Page, magpapaalam na. Para bigyagaan ang pinakamalaking balita sa telebisyon. Headline bukas ngayon ang broadcast. Mel Tiangco po at ito ang Front Page. Magandang gabi po. Itinakda na ang one-on-one meeting ni Senador Panfilo Lacson at Fernando Poe Jr. para sa posibleng pagsasanib puwersa nila. Pero si Lacson, naglatag ng mga kondisyon. May ulat si Rafi Tima. Magsasanib puwersa na nga ba ni SPJ at Senador Panfilo Lacson sa eleksyon? Pinumpermilit po ng dalawang presidential candidates na mag-uusap sila tungkol sa posibleng unification sa mga susunod na araw. Starting sa dulo na kami dalawa lang mag-uusap. Siguro, hopefully, before Halik. Sana before Halik, makapag-usap ko ngayon. Common friend, tumawag lang na, no, na pinatawag siya. Gusto makipag-usap. Sabi ko, okay, agreed. Pinipix namin yung araw na tiyempong nasa Manila kami pareho. Kaya nagka-tiyempo nasa Manila ako ngayon hanggang Tuesday. Pero ngayon pa lang ay may kondisyon na kagad si Lacson. Dapat daw ay walang meron. Handa naman ang kampo ni Daki na pagbigyan ng kahilingan ng senador. Definitely, if there are talks ongoing, it is going to be between FPJ and Pin Lacson. Mabigat na kondisyon ni Lacson, si FPJ daw ang dapat umatras sa presidential race upang magkaisa ang oposisyon. If he slides down, he'll beat Noli de Castro and I'll beat the other candidates. Payo naman ni KNP Senator Bel Salvador Escudero kini FPJ at Lacson, kung may plano ang dalawa na magsanib puwersa, pilitan na nila. Baka daw kasi matulad sila kina dating House Speaker Ramon Mitra at Danding Cuwangco na dapat tumakbo sa ilalim ng oposisyon noong 1992 presidential elections. Pareho rin talo. Si Escudero ang namagitan noon sa nabigong pag-uusap sa pagitan ni Mitra at Cuwangco. The chances of unification now would be much greater, learning from the experience of that failed unification. Both of them lost. Yan ang Front Page. Rafi Tima, GMA News, Butuan City. Hindi pa man tapos ang issue sa mga PhilHealth card. Ngayon naman, proyektong pangkalsada ng gobyerno ang binabatikos. Nagagamit na rin daw kasi ang naturang proyekto para sa kampanya ni Pangulong Arroyo. Ang ulat mula kay Ping Restore. Kapansing-pansing luminis ang mga pangunahing kalsada at eskinita sa Metro Manila. Bahagi raw ito ng proyektong kanan o kalsada natin alagaan natin ng DPWH. Pero habang lumilinis ang mga kalsada, tila may isang pangalan namang bumabango kay Pangulong Arroyo. Kitang-kita kasi sa mga kalye ng Manila at Quezon City ang mga signboard na ito. Bahagi pa rin daw ng proyektong pangkalsada. Isang signboard na nakapaskil sa bawat 400 metro. Tinatayang 1,000 piso ang halaga kada signboard. Kaya kung susumahin, ayon sa isang source sa DPWH, aabot ng 1.4 billion pesos ang ginastos para rito. Kasama na ito sa mga binabatikos ngayon ng mga kalaban ng Pangulo. Itinanggi naman ng DPWH na pinapondohan nila ang kampanya ng Pangulo. Since the start, yun ang ginagawa namin since October po. Kaya during that time, I think the president was not, hindi siya, wala siya yata ang balak na tumakbo noon. Ang mga nakasulat sa signboard, nasa uniforme rin ng mga tagawalis ng DPWH. Isa sa kanila si Mang Wilfredo. Binawi na raw ng DPWH ang luma nilang uniforme noong October 2003. Hindi ko lang po alam, basta ang sabi niya, yung uniform natin, papalitan natin yan. Kaya yung pinalitan mo ngayon, kukunin ko to. Sa Memorandum of Agreement na nilagdaan ng DPWH at mga barangay,
malinaw na ang kadagang kalsada natin, alagaan natin lamang ang dapat nakasulat sa mga t-shirt. Pero may idinagdag pa rito. Maging ang COMELEC, kinestyon ito sa mismong Malacanang panatsempohan ng mga taga-DPWH na may suot nito. Eh kung saan sila kumuha ng panggastos dyan sa mga t-shirt? Eh kung sa DPWH fund siguro, eh hindi magandang paggamit yan. Eh yan ay isang pinagbabawal na election offense. Paninindigan naman ng Malacanang, hindi nila ginagamit ang mga ahensya ng gobyerno para sa kampanya ng Pangulo. Ni minsan, hindi kailanman pinag-usapan, pinagdesisyonan, pinagpasyan o pinagkasunduan na gagamitin ang mga pondo at kasangkapan at tauhan ng gobyerno para sa kampanya ng Pangulo. As Yana Cabinet Secretary, page, I can Ping categorically GMA state News. That it was never a... Formal nang nagsimula ngayong araw ang botohan para sa 2004 elections. Pero mga Filipino seamen at o mandaragat lamang ang pwedeng bumoto sa araw na ito base sa absentee voting law. Mahigit 2,000 seamen ang nakarehistro. Sa April 11, mga land-based absentee voters naman tulad ng mga domestic helper ang makakaboto. Presidente, vice-presidente, mga senador at isang party list representative lamang ang pwedeng iboto sa ilalim ng absentee voting law. Tinukoy na ng PNP at COMELEC ang mga lugar sa bansa na kailangang tutukan para maiwasan ang hindi madagdagan pa ang mga karahasang may kinalaman sa eleksyon. May ulat si Maris Umali. Tila kakambal na ng eleksyon ang mga insidente ng karahasan. Habang palapit ng palapit ang presidential election sa Mayo, lalo rin nadaragdagan ang bilang ng mga namamatay at nasusugatan. Karamihan pa sa kanila, ayon sa PNP, ay mga kandidatong tumatakbo sa lokal na posisyon. Base sa talaan ng PNP, mula noong 15 ng Disyembre hanggang kasalukuyan, umabot na sa 39 ang napatay at 9 na po ang sugatan. Bunga ito ng mahigit 20 election-related violent incidents. Para maiwasan umano ang pag-akyat ng bilang na ito, tinukoy na ng mga otoridad ang listahan ng areas of concern at areas of immediate concern. 505 ang areas of concern sa buong Pilipinas. 6 dito ay nasa immediate concern. We are giving priority to the areas of concern and immediate concern in the deployment of forces and in the conduct of security operations. Sa NCR, tinukoy din ng PNP at COMELEC ang mga itinuturing na kritikal na lugar. 31 barangay ang nasa areas of concern. 15 ang kabilang sa areas of immediate concern. Ayon sa mga otoridad, ginagawa nila ang lahat ng paghahanda para makamit ang isang mapayapa at malinis na eleksyon sa Mayo at 10. Magkakaroon tayo ng continuous training and seminar. Ito yung mga duties of our officers and the procedures as far as yung mga pag-maintain na security sa polling precincts. On the part of the AFP, the command headquarters has issued a letter directive dated 4 February directing all major units to ensure a clean, honest, orderly and peaceful elections. We will continue with the conduct of our choke points, which has been very effective in deterring the incidents of crimes. Yan ang front page. Maris Umali, GMA News. Sa mahigit isang buwang pangangampanya, ramdam na ng mga kandidato sa pagkapangulo ang pagod at hirap sa panunuyo. Meron ng namamayat, namamaos. Ang ilan, nagkasugat-sugat pa. May special report si Tina Panganiban Perez. Karaniwang eksena ito sa pangangampanya ng mga kandidato. Si Pangulong Arroyo, hindi halatang isa o 2 oras lang ang tulog bawat araw sa dami ng lugar na binibisita niya. Pero sa boses at kulay, halatang kahit papano ay nagkaka-epekto na ang kanyang pagpupuyat. Pero masaya pa ang Pangulo dahil nabawasan siya ng timbang. I don't know if it's a toll or a blessing. I like losing weight. Hindi nang puyat, kundi pati na rin gutom ang problema naman ni Eddie Hill. Minsan wala nang tulog eh. Minsan magkain, maglakad, habang lumalakad, nagkakain. Ah, gano'n? Yeah. Si Senador Panfilo Lacso naman, nagkasugat-sugat ang kamay. Ang dami raw kasing nag-uunahang kumamay sa kanya. Alam mo, ano to eh. Kalmat. Ganito rin ang problema
naman ni FPJ. Ginagamit na lang daw niya ito ng methionate. May mga pagkakataon din na mahinga ito sa pangangampa niya dahil sa sipon. Hindi naman nagkakasugat sa pangangamay si dating Education Secretary Raul Rocco. Pero nananakit na raw ang kanyang braso. Mahigpit kasing kumamay si Rocco. Pero para sa kanya, sulit na ang paghihirap na ito dahil sa kanyang mahigit isang buwang pangangampa niya, nabawasan na siya ng 10 pounds. Ipinagmalaki naman ni Brother Eddie Villanueva na wala siyang nagiging problema sa pangangatawan. Maganda pa nga ang epekto ng pangangampa niya sa kanya dahil nabawasan din siya ng timbang. Well, sabi nila, nag-lose ako ng pounds eh. Kasi nga minsan wala nang breakfast. Kung tutuusin, ang mga problemang ito ay maliit na kapalit sa paniligaw ng mga kandidato, lalo na kung iisipin ang dami ng mga botong pwede nilang makuha sa kanilang pag-iikot sa iba't ibang lugar sa bansa. Yan ang Front Page. Tina Panganiban Perez, GMA News. Abangan sa pagbabalik ng Front Page, mga pulis Quezon nagbabala sa publiko na ang mga nakatakas na preso kagabi, armado. Exclusive, Commander Robot, nagsabing binibigyan daw siya ng special treatment ng militar. At ang pinakamalaking balita sa telebisyon, abangan. Pamigay ng mga BCD sa mga reporter ng Malacañang ang mga tauhan ni dating Pangulong Estrada. Ang laman, documentary tungkol sa pagbagsak sa kapangyarihan ng dating Pangulo. Ano kaya ang motibo nito? Ang ulat mula kay Tina Panganiban Perez. Tanghali nang matanggap ng mga taga Malacañang Press Corps ang mga package na ito. Ang laman, isang BCD ni ERAP. Hindi pelikula ang laman nito, kundi documentary. Ang title nito ay Hango Pa sa Biblia. Kasama sa mga eksena rito ay ang pagkakahalal niya bilang Pangulo. Bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ang pagpapatalsik sa kanya sa Malacañang. At ang pagkakaaresto sa kanya. Ayon sa kampo ni ERAP, sadyang pinagawa at pinakalat nila ang mga VCD na ito para raw malaman ng publiko ang panig ni ERAP. Meron pong nilabas si Pangulong Estrada na isang VCD. Nakalagay po dito yung kanyang kaso para lalong maintindihan ng taong bayan. Noong una, ayaw magkomento ng Malacañang sa VCD ni ERAP. Hindi ko pa napapanood kaya mahirap akong magbigay po na. Maganda sigurong mapanood. Tiniling namin kay Saludo na panoorin ito, pero bandang simula lamang ang kanyang nakita. Hindi pa natin napapanood ang gusto, no? Thank you. Thank you. Natawa ng pagpapakalat sa VCD na ito sa gitna ng kontrobersiya sa rest house arrest ni ERAP. Pero ang mga makakapanood lang ito ang makakapagsabi kung nakatulong ba ito para makakuha ng simpatya para sa dating Pangulo. Yan ang Front Page. Tina Panganiban Perez, GMA News. Kakaunti lamang sa mga Pinoy ang nakakaalam tungkol sa party list system. Base ito sa pinakahuling survey ng Pulse Asia. Sa survey na ginawa noong isang buwan, magit kalahati sa mga rehistradong botante ang nagsabing wala silang anumang narinig o nabasa tungkol sa party list. Ang survey ay may 1,800 respondents. Ayon kay Party List Representative Eta Rosales ng Akbayan, ang gobyerno ang dapat sisihin sa kawalan ng impormasyon tungkol dito. Kung politika ng Pilipinas, sa kalakhan ay napaka-elitista pa rin. It has not been able to get the kind of information drive and education drive that it so deserves. Nakatakas ang 6 na preso mula sa District Jail ng Quezon kahapon. Utos ng Pangulong Arroyo, tugisin ang mga pugante at alamin kung sino ang dapat managot sa insidente. Mula sa Quezon, may live report si Joseph Moro. Joseph! Yes, ma'am. Nailap pa rin ang 6 na puganteng nakatakas dito sa Quezon District Jail sa Pagbilao, Quezon kahapon at nagbabala na ang mga otoridad sa kung sino man yung makakakita dito sa 6 na puganteng ito na armado at delikado ang mga ito.
Dito sa barangay Mayhay sa Pagbilao, Quezon, pinaniniwalaan ng mga otoridad na umaaligid ang 3 sa 6 na puganteng nakatakas kahapon. Ang magpipinta na sina Eduardo Andaya, Henry Andaya at Eric Basan. Murder at frustrated homicide ang kaso ng 3. Kaninang umaga na mataan sila ng mga otoridad sa barangay Mayhay, pero mabilis na nakapos din ang mga pugante. Habol-habol namin. Kaya lang hindi kumuha sa katawagan naman ng ano yung area, tapos puro siit pa yung kanilang yung lugar. Kaya hindi namin masyadong mahabol, kabisado niya yung lugar. Armado ang 3, nakakuha sila ng mga baril na subin nila ang armory ng district jail kahapon. Kaya yung mga tao dun sa ano, saka yung barangay captain, pinasabihan namin na inform yung kanilang constituent doon na yung mga taong yun ay hindi dapat pag-ingatan dahil mga armado nga. Pinaghahanap din ang 3 iba pang nakatakas sa sinamanolito Evarista, Ronilo Gulpan at Rolando Ramos. Ayon naman sa jail warden na si Senior Superintendent Manuel Labeste, ang 2 napatay na puganting sina Anthony Bagay at Vicente Bagiwan ang siyang may pakana ng pagtakas. Na ang plano nila nga, nung hearing last week, parang aagawin ito ng mga taga-Bagyo na mga kagrupo nila. Sa gabi, nagtungo si Pangulong Arroyo rito at agad na inutusan ng BGMP na resolbahin ang insidente. We have to recover the those who were able to escape. And then secondly, General Alit has to conduct an investigation. Determine culpability and also the system. Dahil nakatutok pa rin hanggang sa mga oras na ito ang mga otoridad magkasama na naghahanap ang pwersa ng BJMP at Region 4 Police. Naniniwala sila, Mel, na hindi pa masyado nakakalayo itong mga puganting ito sa Pagbilao, Quezon dahil karamihan sa kanilang kamag-anak at pamilya ay nasa Pagbilao, Quezon. Mel? Maraming salamat, Joseph Morong, live mula sa Quezon. Laking pasalamat ni Commander Robot. Special treatment daw ang binibigay sa kanya ng militar. Pero mabilis itong itinanggi ng AFP. Naka-scoop si Jiggy Manikad. Narito ang kanyang exclusive report. Sa Fort Santo Domingo, Santa Rosa, Laguna, itinakda ang arraignment ni Commander Robot kaninang umaga. Maaga pa lang isa-isang nagdatingan ng mga tag-Department of Justice. Pero may kita seguridad. Bukod sa cellphone, bawal din ang camera sa courtroom. Sa gate, nakita namin ang pagdating ni Commander Robot. Makalipas ang may kalahating oras, muling lumabas si Robot kasama mga security niya sa BJMP. Ipinagpaliban ang kanyang arraignment dahil hindi sumipot ang abogado niyang si Oliver Lozano. Nang makausap namin si Robot, abot-abot ang pasasalamat niya sa special treatment na ibinibigay raw ng militar sa kanya. Ano masabi mo, marami nagagalit sa'yo kasi binibigyan ka raw special treatment ng military? Maraming naman katulong ng mga military, ilang ang dugo ng nainom ko ng mga kasundalohan . Kaya tumutulong ka, kahit ang magagawa ko, tumutulong na ako sa pamahalaan. Para kapag kabigyan ako ng mga due process, ng pamahalaan. Yun ang kapalit. Alam mo kung ganito na ang buhay ng tao, kailangan na ng pahinga . Una lang namin yung trauma. Nang tanongin naman ang AFP sa sinabi ni Robot, mabilis ang kanilang pagtanggi na walang special treatment para sa leader ng mga bandido. Umaasa naman si Robot na may papanalo niya ang kaso. Pero sa tingin mo yung kaso mo, tingin mo mananalo ka? Harapin ko yun dahil wala akong kasalanan . Kaya na-enjoy ako dahil wala akong kasalanan . Bakit man nasabing wala kang kasalanan? Alam ko yun, baka napapagbintangan lang ako . Iniiwasan din niya ang mga tanong tungkol sa umano'y pagkakasangkot niya sa pagkidnap ng mga foreigners sa Sipadan. Yung mga nakikita dating video na kasama ka doon, sa mga foreigner, ano masabi mo doon? Iba na yun, pag-usapan natin, hintayin natin ng kiro, kumikirot ang ko dyan. At tumataas ang blood pressure ko . Ano yung galing mo sa baril? Nandun pa ba? Nawawala ba yun? Hindi na yan. Kalimutan natin na yan . Nandito na tayo sa pamahalaan. Huwag na lang tating banggitin ang mga baril dyan. Nandito na tayo sa pamahalaan. Thank you po. Okay. Yan, front page. Jigo Manika, GMA News. Abangan sa pagbabalik ng front page.
sa GMA Action Force, magkapatid na negosyante inambush sa Navotas, isa ang patay. Sa kwento dito, kwento doon, si Lava Nubel, magbabouncer. Ang pinakamalaking balita sa telebisyon, abangan! Ang mga balitang nakalap ng GMA Action Force sa nakalipas na 24 oras, ihahatid ni Rhea Santos. Rhea. Maraming salamat, Mel. Narito ang mga balita. Magkapatid na negosyanteng Chinoy, tinambangan sa Navotas, isa patay. Mula sa GMA Action Force, may ulat si Ralph Guzman. Ilang metro lang mula sa kanilang bahay ng tambangan si Mirna Cruz at Carmela Chua, magkapatid na negosyante sa barangay San Jose Navotas pasado alas 7 kaninang umaga. Sakay sila ng jeep na ito, nang lapitan at pagbabarilin ng apat na lalaki na patakbong tumakas. Bigla na lang silang hinaharang ng apat na lalaki, binaril. Tapos kinuha yung cellphone ng Carmela, Mirna, tsaka yung bag niya. Dead on arrival sa Tondo General Hospital si Carmela dahil sa mga tama ng bala sa iba-ibang bahagi ng katawan. Tinamaan din si Mirna pero ligtas na siya at nagpapagaling. Sa ngayon, dalawa pa lang sa mga suspect ang nailalarawan ng saksi. Naka-t-shirt lang, maong pantalon, sapatos balat. Yan na sorry lang, kasombrero. Tumanging magbigay ng pahayag ang pamilya ng mga biktima. Patuloy naman ang investigasyon ng mga pulis sa kaso. Titignan natin kung talagang ito lang ang ano, yung pagkuha lang, yung robbery lang o pagpatay ang motivo. Para sa GMA Action Force ang front page, Ralph Guzman, GMA News. Politika ang tinitignang angulo sa pagdukot sa isang barangay captain sa San Jose del Monte, Bulacan. Apat na suspect agad na aresto. Mula sa GMA Action Force, may ulat si Cesar Apolinario, exclusive. Limang araw nang walang tao sa barangay Hon ng San Isidro, San Jose del Monte, Bulacan. Kwento ng mga residente, takot na mga empleyado rito dahil kinidnap ang kanilang barangay captain, si Chairman Lope Oliveros. Pasado alas 11 ng gabi noong Linggo, pinasok ng anim na armadong lalaki ang bahay ni Kapitan. Tinali ho kami, yung pagbukas ho ng biyanan ko nung, ano, nung pintuan ho, yung dulo na ho ng Armalite nakita ko tapos yung lalaking nakabonet. Bandang alas 4 ng madaling araw, umalis sa mga sospek tangay si Oliveros. Hinala ng manugang niya na itago natin sa pangalang Dulce, kalaban sa politika ang kumidnap sa kanyang biyanan. Sa naiwang blue book ng kapitan, nakasaad daw ang mga kalaban nito sa politika na nagbanta sa kanyang buhay. Kasi marami, parang tapos na yata ang ano niya eh. Kaso lang ho, may nagsasabi na kahit yata tapos na siya pa rin ang iaano at marami siyang nagawa na sa amin sa bundok. Siya lang nakapagpatayo ng eskwelahan, nakapagpagawa ng kalsada. Natatakot ang pamilya na balikan sila ng mga sospek kaya mula noong Lunes, todo bantay ang militar sa bahay ng mga Oliveros. Sinusuyo din nila ang bundok na ito malapit sa barangay San Isidro. May mga natanggap daw kasing text message ang pamilya na pinatay na si Oliveros at tinapon sa bundok. Kaninang umaga, apat na suspect sa pagkidnap kay Oliveros ang dinakip. Sumasa ilalim sila ngayon sa interogasyon ng pulisya. Para sa GMA Action Force, ang front page, Cesar Apolinario, GMA News. Tatlong lalaki arestado matapos mang hold up ng isang pampasaherong jeep. Pero isa sa kanila, abot langit naman ang pagtanggi sa akusasyon. Mula sa GMA Action Force, may ulat si Michael Pahatin. Halos di na maipinta ang mukha ng tatlong suspect matapos silang dumugi ng taong bayan. Narumesponde sa sigaw ng saklolo ng mga nabiktimang pasahero sa jeep na hinoltap ng tatlo. Agad na umamin ang mga suspect na sina Arnel Argawanon at Ray De La Cruz na nanutok sa mga pasahero gamit ang mga kutsilyo. Ngunit ay katlong suspect na si Ferdinand Guevara na siya umanong may hawak na barbarilan, nagmatigas at itinangging may kinalaman siya. Ngunit lahat ng kanyang sinasabing magpapatuloy na wala siyang kinalaman, siya mismo ang itinuturo. Pagkamala lang po ako, naginuman po kami nito eh, kayo naman ko ito, iso. Kilala ka nung, ano, nung biktima? Biktima ko, tanong nyo sa kanila kung siyang tumutok. Siya nga nung kasimuro nito. Sino? Siya. Ayun nung kainuman ko, tanong nyo, ayun o, ito ako kainuman ko. Kasama siya? Oo. Nang wala nang maituro si Ferdinand, maging ang kanyang ina, di na naniwala sa kanya. Sa presinto, pati ang kanyang nanay ay inaway niya. Tay ka muna. Hindi ako titigil, di mo lang ako kasalanan dito. Yan talaga ako lumili niya sa walo na kahit na sino ko pagdayag. Pag tinawag ko si Atty. Wala akong basa, wala akong pakilang.
Dahil sa sobrang galit ng ina, di na ito nakapagpigil pa. Ang nagigigil na sa'yo ah. Para sa GMA Action Force ng Front Page, Michael Pahatin, GMA News. At yan ang mga balita sa GMA Action Force. Balik sa'yo, Mel. Salamat, Rhea. Kilala mga bouncers sa pagiging malakas at matapang. Kailangan kasi nila ito sa pagpapanatili ng kaayusan sa mga club. Kayanin kaya nila Vanuvera ang trabahong panlalaki na ito? Alamin natin sa kwento dito, kwento doon. Bago magtuloy-tuloy ang good time, dapat preparado ang mga taong nangangalaga ng katahimikan. Ang bouncers. Tayo sa loob. Gabi-gabi dinadaanan nila ang drill na ito. Practice kumbaga, para handa sila sa maaaring mangyari. Ganito daw yung ginagawa nila pag mayroong mga medyo nagwawala na mga customer sa loob ng bar. Wrestler, black belter at police. Lahat pinagsama sa isang tao yan. Pag sinabi daw ganito, sabi, kailangan nyo tatasok yung kamay mo. Pag sinabi daw ganyan, ibig sabihin okay pa. Pag sinabi ganon, ibig sabihin yung mga tinitan niya sa paligid, okay pa. Pero pag sinabing ganyan, nako, delikado na raw yun dahil baka may nagkakagulunan. Kailangan na ng assistance. Dapat astig din ang dating, pero kailangang magalang pa rin. Peace and order kasi ang pinangangalagaan, hindi para maghasik ng takot. Yan ang tungkulin ng mga bouncer. Para siguraduhin masaya ang gabi nyo at ligtas sa mga maaaring humadlang dito. Love and Uber po, sumusubok sa mga kwentong magpapanatili ng kayusan sa inyong mga gimmick. Abangan sa pagbabalik ng Front Page, Spain. Nagluluksa sa pagkamatay ng halos 200 katao sa sunod-sunod na pagsabog sa tren kahapon. Sa Star Watch, mga grand finalists sa Search for a Star, handang-handa na para bukas. At ang bagong puwersa sa pagbabalita na may tapang at puso, malapit na. Balita mula sa bansang Espanya, dalawang grupo ang tinitignan ng mga investigador na posibleng may kagagawan sa sunod-sunod na pagsabog sa Madrid kahapon. Sa pinakahuling tala, halos 200 na ang kumpirmadong patay at mahigit 1,000 ang sugatan. May ulat si Mark Salazar. Nagluluksa ngayon ang buong Espanya. Akasang hinagpis dahil sa dami ng namatay dulot ng sunod-sunod na pagsabog sa tatlong magkahiwalay na tren kahapon ng madaling araw. Kasagsagan ng biyahe ng mga oras na iyon. Sa pinakahuling tala, 192 ang kumpirmadong patay. Mahigit 1,000 naman ang sugatan. Nagpapatuloy ang investigasyon. Isa sa mga anggulong tinitingnan ay terorismo. Nakarecover kasi ng isang van na may lamang 8 detonators at Arabic tape. Sa ulat ng isang Arabic newspaper sa England, inako ng Al-Qaeda Terrorist Network ang mga pagsabog. Pero hindi pa rin inaalis ng gobyerno ang anggulong kagagawa ng Basque Separatist Group na ETA ang mga pagsabog. Nais daw kasi ng ETA na mahiwalay na mula sa Espanya. Yan ang Front Page. Mark Salazar, GMA News. Nakakasama sa mga bata ang sobrang pagkahilig sa video games ayon sa mga eksperto. Dalawa raw ang mga posibleng resulta nito, ang pagiging mataba at bayolente ng mga bata. May special report si Cheryl Young. Kapag walang pasok sa eskwelahan, sa video arcade matatagpuan ang 8 taong gulang na si Philip. Gustong-gusto raw niya ang mga laro dito dahil parang totoong-totoo. Uuwi lang siya kapag gutom na. Pagkatapos ko kung mag-video game, napapagod po kaya marami yung kain ko. Pero
Alam niyo ba ang pagiging malusog ni Philip ay posibleng dahil sa sobrang paghihilig ng video games? Sa pag-aaral ng mga eksperto sa Sweden, lumabas na ang video games ay pwedeng maging sanhi ng labis na katabaan o obesity sa mga bata. Sa pagka-addict nila sa video games, halos di na sila umaalis sa harap nito. Panay-chichirian na lang ang kinakain nila, wala pa silang ehersisyo. Sangayon ng UP Child Development Specialist na si Estrella Agustin sa findings ng isinagawang pag-aaral ng mga eksperto sa Sweden. Talagang tataba ka kasi yun lang ang ginagawa mo, yung kamay mo lang ang merong exercise. Lumabas din sa pag-aaral ng mga eksperto na ang video games ay maaaring dahilan ng pagiging bayolente ng mga bata. Ginagaya raw kasi nila ang mga bayolenteng eksena sa ibang video games na nilalaro nila. Kung ang bata ay puro video games o TV o bayolente ang kanyang environment, dalawa lang ang patutunguhan yon. It's either ma-imbibe niya o magaya niya yung mga violenting nakikita niya o i-reject niya yung violente na yon. Gayunpaman, hindi naman masamang maglaro ng video games basta tama ang pagpapalaki at pagdidisiplina ng mga magulang sa mga bata. Yan ang Front Page. Sherry Liao, GMA News. Balita tungkol sa inaabangang Search for a Star, iahatid ni TJ Manoto. TJ! Mel, handang-handa na ang mga grand finalists ng Search for a Star para sa grand finals nila bukas. At sa katunayan, si Regine Velasquez pa no less ang nagbigay ng mga tips para mapangalagaan ang boses nila. Narito ang Star Watch at din ni Lars Santiago. Itinuturing ni Regine Velasquez na kanyang mga baby ang 10 finalists sa Search for a Star. Kaya naman sobrang malasakit ang ipinapakita niya sa kanila. Siya mismo ang nagbigay ng advice sa mga finalists kung paano aalagaan ang kanilang mga boses. At siya pa mismo ang nagpabili ng gamot at espesyal na tsaa para di mamaos ang sampu. So that tonight they can drink and tomorrow and then the following day para talagang sa grand final sa Saturday talagang in perfect condition talaga yung voice nila. Laking pasalamat naman ng mga finalists sa pag-aalaga sa kanila ng Asia Songbird. Hindi raw nila akalain na kahit superstar si Regine ay ganun pala ito kabait. Ang sarap kong pakinggan pag sinasabi niya, ang gagaling ng mga babies ko, sabi niya, iniluwal ko lahat yung mga yan. Parang nanay. Pangako naman nila, pagbubutihin nilang lahat sa grand finals ng Search for a Star sa Sabado. Nagbigay pa sila ng sample ng kanilang awitin. I can make it through the rain. I can stand up once again. Ikaw sana ang sa Sabado ay magkakaroon din ng number si Regine kasama ang mga finalists. Ang Search for a Star ay gaganapin sa Sabado 9:30 ng gabi at mapapanood ng live sa GMA. Para sa Front Page Star Watch, Lars Santiago, GMA News. Abangan sa pagbabalik ng Front Page, huling sulyap sa balitang inyong sinubaybayan at pinagkatiwalaan. At ang bagong puwersa na maghahatid ng balita sa loob ng 24 oras. Sa puntong ito, gusto pong magpaalam sa inyo ng Front Page ulat ni Mel Tianco. Halos 5 taon po ninyo kaming sinamahan. Kaya naman ngayong gabi, narito ang aming pagbibigay pugay at buong pusong pasasalamat. Si Mel Tianco at ito ang Front Page. Alas 10:30 ng gabi noong August 16, 1999, unang umere ang Front Page, ulat ni Mel Tianco. May live report si Arnold Clavio. Aring mapatalsik sa pwesto si Pangulong Estrada. Tinutukan ng sambayanan, pinagkatiwalaan, hindi lamang ng mga ordinaryong mamamayan. Gusto mong isurrender ang baril mo sa akin? Ganun ba ibig mong sabihin, Abner? Talagang po, ipagbigyan mo na. Pagbigyan mo ako dahil mayroon ako ng isiwala kami. Kundi maging ng pinakamataas na opisyal ng bansa. Hello? Magandang gabi po, Mr. Estrada. Si Mel Tianco po ito. Magandang gabi po. Opo. Yan ang Mel. President, hindi ko kayo nakatulog kagabi at sa kaninang madaling araw. Tsaka hindi ako naka-makeup. Ganun pa lang itsura ko sa television pag walang makeup. Headlines bukas ngayon ng Broad News. Mel Tianco po at ito ang Front Page.
Sports. Sinamahan niyo kami kapuso nang lumipat ang front page sa Alas 6. Na pamilya ng naisana ni Sagisag na magsimula ang pagbibilang ng 15 araw. Well, humuhupa na ng husto ang tension dito sa Mindolas. Yan ang front page. Marilyn Kawad, nag-uulat. Ito sa ilang grupo upang sa magsimula ng protektahan. Sa mas pinaaga at mas pinatinding balitaan, buong kwersa ng GMA News and Public Affairs tumuto. Hindi lamang sa mga pangyayari dito sa bansa. Mel, formal na nga sinampahan ng kaso. Si Rafi Chima, Rafi. Nakatakda na nga ngayon turnover nitong PNP Intelligence Group. Mapa LRT man o MRT pa, hindi raw problema ang Y2K. Kundi sa ibang rehiyon. Balitang balita sa buong Israel na isa pang suicide bomber ang aatake. Halos lahat ng mga tanggapan dito sa Iraq, tulad ng sa lahat ng mga bansang Muslim ay sarado. Magandang gabi po. Para ihatid ang mga balitang tapat at totoo. At dahil sa tiwala ninyo, tumanggap tayo ng parangal halos taon-taon. It is the first news program that carries the name of the caster. Mel Chanko. Sa lahat ng ito, kasama namin kayo. Sa paglipas ng panahon, nadagdagan pa ang pamilya. Si Rhea naghatid ng mga balitang nakalap ng GMA Action Force. Si TJ naghatid ng mga balitang showbiz. Sada na sa pagbibenta. At sila hindi lamang buenas balita ang ibinigay, kundi mga kwento dito, kwento doon. Ating pagsasama sa lungkot man. At saya. Talaga namang naging bahagi na po kayo ng aming pamilya. At dahil ang pamilya walang iwanan, magpaalam man ang front page, may bago na namang balitaan at tiyak niyong magugustuhan. Ang dalawa sa pinakarespetadong mamamahayag sa telebisyon, sina Mel Tianco at Mike Enriquez, iahatid ang mga balita sa loob ng 24 oras dahil hindi natutulog ang balita, ang tambalang hindi mapapantayan, at ang buong puwersa ng GMA News and Public Affairs maghahatid ng serbisyong totoo bawat segundo. Yan ang 24 oras. Mula po sa bumubuo ng front page at ng 24 oras, simple lamang ang aming mensahe. Kapuso, maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Sa kabilang dako, tuloy na po sa Lunes ang pinakabagong balitaan na inyong tututukan. Kagabi nga ay inilabas na ang sorpresang ito para sa aming mga taga-subaybay. Si Love Anuver ay naroon ngayon sa EDSA kung saan nakalagay ang billboard ng ating bagong programa, Love! Mama Mel, good evening sa inyo lahat at magandang gabi po sa ating mga kapuso. Nandito ako ngayon sa panulukan ng EDSA at 11th Jamboree kung saan po nakapaskil ang aming sorpresa sa ating mga masugid, magiliw at matapat na tagapanood ng front page. Kung kayo po ay napadaan dito po sa EDSA kagabi, tapat mismo ng GMA 7, abay, nagkaroon po kayo ng sneak preview o patikim sa sinasabi ko. Simula po sa Lunes, matutunghayan nyo na po ang pinakamalaking balitaan sa telebisyon, ang 24 oras. Bakit o 24 oras? Dahil po ang balita ay hindi natutulog, kaya ang buong pwersa po ng GMA News and Public Affairs nakaantabay bawat segundo, bawat minuto para ihatid sa inyo ang pinakabago at walang kinikilingang pagbabalita. Bahagi pa rin po ito ng patuloy naming paghahatid sa inyo ng serbisyong totoo. Ulitin ko po mga kapuso, simula Lunes, makakaasa kayo ng mas matindi at mas maiinit na balita, expose, at syempre pa, mawawala ba naman ang mga storyang inyong kagigiliwan na hatid ng inyong lingkod. Okay? So lahat po tayo magsama-sama sa Lunes na po yan. Lahat ng yan, dito lamang sa 24 Horas. Back to you, Mel. Maraming salamat, Love Anuver. At yan ang uling pagsasahin pa po ng front page
ang balitang walang kinilingan. Hanggang sa muli natin pagsasama-sama sa Lunes sa 24 Oras. Kasama ang inyong lingkod at si Mike Enriquez. Sa ngalan ng buong GMA News and Public Affairs at lahat ng Super Radio sa buong bansa, maraming salamat. Ako po ang inyong kapuso, Mel Tiangco. Ito ang serbisyong totoo. Thank you.